Pinaigting ang seguridad sa bayan ng Matanao sa Davao del Sur kasunod ng pag-atake ng hinihinalang mga miyembro ng New People's Army kahapon. Arestado ang siyam sa mga hinihinalang kasapi ng umataking grupo. May nusigaw si Emil Sumangin. Emil. Good morning, Kara. Hindi pa natatapos ang investigasyon ng PNP Soho kaya hindi pa naisasaayos at bakas pa rin ang mga marka ng pag-atake ng rebelding New People's Army sa Municipal Police Station ng Matanao, Davao del Sur nang puntahan namin ito kagabi, Kara. Mula sa National Highway hanggang sa mapasok namin ang sentro ng munisipalidad, walang katao-tao dahil sa pangamba ng mga residente na pabalik daw yung rebelding grupo. Ang raid na PNP station, dinagdagan ang pwersa nagbabantay. Wala na halos mapakikinabangan, Kara, dahil halos lahat ng mga kagamitan hindi nakaligtas sa mga tama ng bala. Mula sa pwesto ng desk officer hanggang sa opisina ng chief of police, tad-tad ng tama ng bala. Samantala, Kara, hawak na ng pulisya ang siyam na lalaking tinakip nila at ng militar sa lugar kung saan sinasabing tumaan papatakas ang rebelding grupo. Nagpahayag silang hindi sila kasapi ng rebelding grupo, Kara. Inupahan lang daw ng mga nagpakilalang New People's Army ang kanilang mga sasakyan para sa gagawing pagsundo ng mga ito sa ilang personalidad sa bayan ng Matanao. Tatlo raw sa kanilang mga kasamahan ang nakipagtransaksyon sa mga miyembro ng NPA. Isinasailalim ngayon sa tactical interrogation ang mga dinakip. Anumang oras ngayon na nakatakda namang iburol, Kara, ang labi ng dalawang pulis na napatay sa isinagawang NPA raid. Kinilala ang mga nasawi na sina Police Officer 3, Danny Mualong, 40 anyos, siya, Kara, yung desk officer ng Municipal Police Station na naka-duty ng magganap ang pag-atake. At si Police Officer 3, Manolo Book, 35 taong gulang, Assistant Investigator dito na naka-assign sa Matanao PNP. Kara. Maraming salamat, Emil Sumangin.